Explain ko lang po yung tungkol sa rabies ha, para maintindihan nyo. Ang isang tao, pag kinagat po ng aso, regardless kung kayo po ay, kung yung aso po ay may injection or wala, kinakailangan talagang patingin din sa mga animal bite clinics. Dahil within 24 hours, ibig sabihin, hindi dapat lalampas ng isang araw. Dahil kasi, maaring may rabies o wala, o hindi natatablan yung aso, pero carrier siya ng rabies, so pwedeng matransfer talaga yung rabies na yon dun sa tao. So, namatay po ba yung aso? Buhay po. Ay, buhay. Okay. Opo. Okay, so lalabas dito na yung aso may rabies pero hindi siya yung nagmamanifest ng mga simptomas ng isang rabid na aso, na ano, na isang aso na nauulol. Okay? Ngayon, ang mangyayari dyan, tatandaan natin ang apektado ng rabies central nervous system. So, ang central nervous system, alam niyo naman kung anong dulo niyan, ang utak. So, ang mangyayari, magkakaroon ng tinatawag na mga neurological conditions. Ano yung mga neurological conditions? Unang-una, gulong-gulo utak niyan. Pwede magkaroon ng hallucinations kung ano-ano nakikita, kung ano-ano pwedeng sabihin. At ang higit sa lahat, pwede talagang maapektuhan ang mental health. Ngayon, kung yaan po ay naipasok sa ospital dahil ng 3 buwan, maaring ang ginagamot po ng doktor, dahil 7 years old siya, yung kalagayan niya na mahina siya. So, pero yung pong epekto nito, hindi niyo po alam na maaapektuhan po talaga ang utak niya. Kaya maraming behavioral changes na pwedeng mangyari na siguro po, unang-una, after nung 3 months po na ipinasok niya sa ospital, meron po bang follow-up? Ibinalik niyo po ba sa ospital para magpa-check up, para masabi na merong kakaibang nangyayari sa kanya? Wala na po dahil wala na akong trabaho eh. Ah, okay. So, maaari, Mama Carls, lumala yung sitwasyon kasi meron na talagang naapektuhan na yung kanyang ang kanyang pag-iisip. So, definitely, palala ng palala yung kondisyon. Ngayon, sinasabi niyong umurong yung dila, pwede kasi na since utak yung naapektuhan, kaya sasabihin niyo parang umurong yung dila, magkakaroon ng speech defect. Pwedeng parang mauutal siya, mabubulol, hindi na nakorek yun. Pero talagang maaapektuhan po na sana naintindihan niyo yung condition niya, hindi po siguro aabot sa punto na lalala ito na hindi kayo magkakaintindihan. So, doktora, dun po sa 3 buwan, masasabi ba natin na cause din ito, yung kung ano nangyayari sa development niya over the years, masasabi ba natin na cause ito nung pagkakagat sa aso? Kasi di natin alam. Oo, eh. Kasi kung talagang sinabi na rabies yun, pwede talaga. Pwede talaga. Oo, dahil kasi tatandaan niya, ako nga nagulat ako dahil nabuhay siya. Kasi bibihira po yung nakagat ng asong nauulol na nabubuhay. Bibihira. Napabayaan mong hindi mapa-injectionan agad ng anti-rabies. Oo, bihira po talaga yun. Kaya kung mabubuhay man po, talagang magkakaroon po ng depresya. Hindi po sa pag-iisip, kundi sa utak. At yung pong epekto ng depresya sa utak dahil neurological condition yun, ang maapektuhan ang pag-iisip. Ah, ayan. Malinaw ha.